blockbuster movies. Top rating teleseries. Hit TV guestings. Multiple awards and nominations. Back-to-back endorsements. Record-breaking concerts and albums. Hindi na nga maikakaila na isa sa mga pinakamainit, pinakasikat, at pinakatinatangkilik na love teams ng henerasyon ngayon ang tambalang Catherine Bernardo at Daniel Padilla na mas kilala bilang Katniel. Sa episode na ito ng Extra Files, balikan natin ang pagsisimula ni na Catherine at Daniel at pati na rin ang pagsilang ng kanilang tambalan, ang Katniel. Isinilang bilang Catherine Chandria Manuel Bernardo noong March 26, 1996. Nakilala si Catherine sa iba't ibang TV shows na tinampukan at pinagbidahan niya sa kanyang home network, ang ABS-CBN. Nagsimula sa kanyang acting career si Catherine sa teleseryeng It Might Be You na pinagbidahan ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo noong 2003. Siya ang gumanap bilang Batang Cello, ang karakter na ginampanan ni Bea. Sumunod dito ang mga roles niya sa mga programang Kristala noong 2004 at Vietnam Rose noong 2005. Pagkatapos niyang magpakitang kilas sa mga papel na ginampanan, nakapasok si Catherine bilang regular cast sa hit kiddie show na Going Pulilit noong 2005. Sinundan ito ng kanyang first main role sa TV series na Super Ingo. Gumanap siya bilang si Maya, ang kikay na love interest ng bidang si Budong o Super Ingo na kinampanan naman ni Makisig Morales. Napabilang din siya sa teleseryeng Gulong ng Palad na pinagbidahan ni na Christine Hermosa at PJ Trinidad. Gumanap siya bilang ang batang si Mimi, ang karakter na ginampanan ni Andrea Del Rosario. Napasama din si Catherine sa Pangarap na Bituin noong 2007 na pinagbidahan ni na Sara Jeronimo, Rica Peralejo at Maha Salvador. Gayon din sa Prinsesa ng Banyera noong 2007 na pinagbidahan naman ni na Christina Hermosa at Angelica de la Cruz. Noong 2010, patuloy na napasabak si Catherine sa mga dramatic roles. Una ay sa magkaribal na pinagbidahan ni na Bea Alonzo at Gretchen Barreto. Gumanap siya bilang ang batang Victoria, ang papel na ginampanan ni Gretchen. Gumanap rin si Catherine bilang ang batang si Jenny, ang karakter na ginampanan naman ni Marian Rivera sa GMA 7 series na Endless Love noong 2010. Maituturing na biggest break ni Catherine sa telebisyon ang remake ng 90s hit teleserye na Mara Clara noong 2010. Gumanap siya dito bilang si Mara, ang papel na unang ginampanan ni Judy Ann Santos. Kasama niya rito si Julia Montes, na gumanap naman bilang si Clara, ang papel na unang ginampanan ni Gladys Reyes. Matapos ang tagumpay ng Mara Clara, napabilang naman si Catherine sa Sunday afternoon youth-oriented show na Growing Up noong 2011. Kasama pa rin niya si Julia Montes at ang ilan sa mga teen stars ng ABS-CBN. Sa larangan naman ng pelikula, nagsimula si Catherine sa pelikulang Gagampoy na pinagbidahan ni Bong Navarro noong 2004. Taong 2011 naman nang siya ay magkaroon ng unang lead role sa pelikulang Way Back Home
na pinagbidahan nila ng Mara Clara co-star na si Julia Montes. Kasama rin niya rito sina Enrique Hill at Sam Concepcion. Sinundan ito ng pelikulang Shake, Rattle and Roll 13 na official entry sa Metro Manila Film Festival o MMFF noong 2011. Isa si Catherine sa mga bida sa episode na Parola kasama si na Luis de los Reyes at Sam Concepcion. Sinubukan rin pasukin ni Catherine ang larangan ng pag-awit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanyang first studio album na pinamagatang Catherine noong 2014. Kabilang dito ang awiting Mr. DJ na naunang pinasikat ng megastar na si Sharon Cuneta. Ang kantang pinasmile naman, ka-duet si Daniel Padilla ay nagsilbi bilang ABS-CBN Summer Station ID theme song noong taon din iyon. Maliban sa mga pelikulang pinagsamahan nila ni Daniel, tumatak din si Catherine sa pelikulang Three Words to Forever kasama si Sharon Cuneta at Richard Gomez noong 2018. At sa pelikulang Hello, Love, Goodbye kasama si Alden Richards noong 2019. Ang pelikulang ito ang ngayon ay may hawak ng karangalang highest grossing Filipino film of all time matapos itong kumita ng mahigit 818 million sa buong mundo. Ang pelikulang ito rin ang nagbigay kay Catherine ng karangalang Phenomenal Star of Philippine Cinema at Film Actress of the Year mula sa Box Office Entertainment Awards.